tanggal. Kaya na sa atin, masaya tayo na alam natin ang gawain. Iyan ay hindi iba, kundi gawa ng Diyos. Dahil ang karya ng Diyos, wala na sa Israel, nandito sa Pilipinas. Tanggapin nyo man o sa hindi, darating yan. Pagdating ng panahon, magkita-kita pa rin tayo kung ano man, kung saan man ang karya ng Diyos. Dahil ang iba nangangaral na kung saan man lupanok. Nasa kalawakan, nasa puso, nasa Israel, kung saan man. Pero pag binal na aklat ang sasagot, ay ang tanong ko, ilan ba ang karian ng Diyos? Mayroon lamang? Isa. Isa lang ang karian ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo, ilan ang langit? Tatlo. Pero sa tatlong langit, isa lang ang karian na binigyan. Sunod, sunod. Kung ano ang binigay sa una, ganun din sa pangalawa. At ganun din sa pangatlo, ganyan ang paghahanap. Di kay hindi mo alam yung una, alam mo yung pangatlo. E ngayon, kung baliktad ang una, di ano nangyari sa pangatlo? Baliktad. Kaya kailangan alamin natin. Kaya tayo, magpapasalamat tayo, kaya maswerte tayo dahil nandito sa Pilipinas. At ginawa ni Marcos ang panunungkulan niya sa Pilipinas sa loob ng 20 years. Iyan ang katibayan. Dahil si Marcos hindi siya pwede mag-19. Hindi rin siya pwede mag-21. Dahil ang nakasulat sa panalaklat ayon sa Ezekiel. 20 years ang kay Marcos. Kalahati sa 40. May magawa pa kayo? Kung ang Diyos ang magawa, wala. Maraming gusto, pag ayaw ng Diyos, ano mangyari sa inyo? Pinapapatay. Maraming pinapatay ang Diyos. Ang dami. Ngayon, papatayin pa sila ng Diyos ngayon. Kung lilitisin pa tayo. Kaya sa atin, napakaswerte natin. Nandito na sa Pilipinas, ano ang gagawin natin? Mag-ingat. Kasi ang sinabi, huwag kang papatay. 10 utos. Pero nung sabi ni Malhari, ang 10 utos, gawin mo na lang? Isang utos. Anong sinasabi? Mahalin ang inyong? Sarili. Sarili. Dahil pag mahal mo ang inyong sarili, ang inyong kapwa, mahalin eh. Mahal. Mahal. Hindi mo pwede sa akin. Bakit? Anong sinasabi? Kung mahal mo ang inyong sarili, mahal ang inyong kapwa.